Noong nakaraang linggo, ikwinento ni Sir Joby kung paano siya nagsimula sa negosyong pugulot at kung paano ang pamamahala sa isang pugo farm. Ngayon naman, tignan natin kung paano inaalagaan ni Sir Joby ang mga pugo. Para sa siguradong malaking kita, kailangan mo ng magandang RTL. Kaya naman, pupunta kami sa brooder house ng JAS Cotto Farm. Ito ang agree ako dyan. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong hayan sa agree ako dyan. Sir Joby, kung ako ay bibili at magsisimula ng aking farm, ano ba yung mga kailangan ko i-consider lalo na sa mga RTL? Oh, so sa RTL kasi, usually kapag bumili ka, so at least, ano nila, so typically 25 days old yung labas nila sa RTL. So ngayon, ang ano lang, ang pinaka-guide mo lang doon, at kapag pinadala sa'yo, dinala sa'yo yung pugo, at least maganda, uniform yung laki. Uniform yung laki? Para-para-para sila. Ano so yung ano typical ba? Kasi, yung mga... Parang standard. 25 days old. Medyo mas malaki pa ng konti dito. Sa ganyan. Although konti na lang ang diferensya niya. Pero dito kasi yung ganito yung ano niya. Ay, miyak na. Yan. Ay, ayan. Malakas po siya. Mm-mm. Yan. Ah. So, yan. Kumbaga, at least, kung uniform yung lada, nag-order ka ng 1,000, at least typical na uniform yung laki nila. So, at least maganda yung pag ano na, mm-mm, ano na ganon. Tapos lahat, dapat kulay brown. Kulay brown. Yan na, ano. Ito po ba ano, tawag dito, may tamang pagbuhat po ba sa mga quail o sa, itong ginagawa ko eh, tama na to? Wala naman. Kung baga, basta mahawakan mo, huwag masyado maigpit, huwag masyado din maluwag. Parang at least nga, inaan nila para hindi masyadong masikipan o ano. Yun nga lang, magmaluwag, bigla lilipad yan. Kapag, oo nga. Kumbawa, ano, saka hindi, malakas po siya ha. Oo, yun na. Malakas yun, po ano, sumipa. Oo. Kaya inaan nila, kung baga, parang tamang hawak lang. O yun. Sir, yung paglagay nyo, ano yan, tansyado nyo na kung gaano kadami? Yes. Kumbaga, usually pagbigay kasi ng pagkain sa mga adult na pugo, yung mga nangingitlog, usually every morning lang, tsaka hapon. Mm-mm. So, mangyari na morning, pupunuin lang to, ang diretso. Tapos, pagdating ng afternoon, kung sakali may konting tira, o yung medyo ayos sila para at least makain nila, tapos dadagdagan na lang nun. Mm. Sir, anong luwag na tong kulungan natin? Tapos, ito'y original niyo pang design o meron tayong model design? So, kung baga nung nag-umpisa ako, kasi nagtingin-tingin ako sa internet lang kung ano usualing ano nila. Kasi yung medyo kakaiba kasi yung ano ng pugo gawa ng pie-slide kasi yung flooring niya. Para yung itlog kasi, kapag wala siya na itlog, yes, mag-fall down na dito sa may harapan para hindi ka na mahirapan mag-harvest. So yung, like for example, itong kulungan kasi nito, usually ang size nito is 2x10. 2x10. 2x10, tapos may hati siya sa gitna, may division siya. So parang 2x5. So yung 2x5, ang capacity nun, at least ideal siya, good for 80 to 100 heads lang. Mm-hmm. So hanggang maximum ng 100, so parang isang buong kulungan na to, so 5 layers siya for 200 each. So, nasa 1,000. Importante, nakakagalaw sila dun sa kulungan, hindi sila siksikan. Yes, kumbaga parang yung ideal na ano lang na sukat, yun yung 2x5 na size, kumbaga ideal so for 100. Kasi hindi kasi advisable na masyadong masikip, hindi rin advisable na masyadong maluwag. Kasi kapag masyadong maluwag sila, kasi may tendency na para magtatakbuhan lang sila, mag-abulan. So, tendency, medyo stressful yung pugo pag gano'n. Kaya kumbaga, parang tamang galaw lang. Hindi masyadong maluwag. Sir, may gender po ba yung pugo? Yes, meron. So, may babae, may lalaki din. Yun nga, dito sa farm kasi, ang inaalaga namin ngayon, kumbaga, nagbe-breed kami. Mm. Breed same at the same time sa pugulot. So, kasi kapag yung plain racer lang, so usually alagaan niya lang, puro babae, which is typical yung kulay brown. Mm. Ah, sa kulay natin malalaman yes. Yung gender. So, sa kulay brown, yun yung mga babae sa typical na mga pang table leg. Pero doon sa breeder, so may itim at saka may brown. Mm. So, yun yung pinagpa-partner para at least makapag-generate ang mga fertile egg, yun ang mga pinapapisa. Okay.
pagpansin ko po dito, merong mga nakakalbo na, na ano, na pugo. Ano po ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, kumbaga, medyo nagkakaedad na sila. So, parang yun, parang kagaya ng chicken, may time na parang nagmumult, parang naglulugon. So, kapag yung mga, sabi natin, 4-5 months, may mag-start silang may makalbo, so, afterwards, few months, babalik yan. Pero pagdating nga ng mga 10-11 months, kapag nag-start ulit sila makalbo, yun, parang dire-diretso na yun. Na, pero kapag mga 4-5 months pa, at least medyo bata pa yan, okay lang, normal lang talaga na nakakalbo sila. Ito pong mga alaga natin dito, ilang buwan na sila? Ayun, mga ganung edad pa lang sila. 4 to 5 months. 4 to 5 months pa lang sila. Nabanggit niyo po sa akin, may mga record kayo dito. Yes, tama. Kumbaga parang ang dating kasi, pagdating kasi ng calling period, so siyempre parang first in, first out. So parang ang dating, kung alin yung alam mo yung matanda na, may edad na, so yun sila yung mauna na makakal. Opo. Gano'ng ka-importante yung pag-record keeping natin? Malaking ano din, factor din yun. Especially kung medyo maliit ka pa lang na hindi pa rin ganun kadami. Kasi yung sa production ng itlog, kasi yun yung paratis na mamonitor mo kung nag-i-increase na ba yung production nila o kung na-retain na, kung hanggang anong percentage na-reach yung itlog. So yun, may mga factors na gano'n. Paratis, malalaman mo kung bumababa, so ibig sabihin parang ano ba problema, ba't bumaba, nag-stress ba sila or something, hindi ba sila nabigyan ng pagkain o water, kung ano man na ano. At least kahit pa paano, medyo nagkakaroon ka ng idea. Isa may problema. Yes, madaling ma-identify. Yes, at masolusyonan na rin. Yes, oo. Sir, ito, ano to?